Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat. Salamat pong muli sa Panginoon at tayo po pinagbigyan muli na yan na mabuhay at muling malasap ang biyaya na sa araw na ito. Salamat po sa Panginoon na tayo po binigyan muli niya ng pribilehyo upang muling makapag-aral ang salita ng Diyos. Muli niyo po kaming samahan sa aming pong pag-aaral or sa ating pag-aaral ngayong gabi patungkol po muli sa sinasabi ng Biblia. Ano? At ngayong gabi ay tayo po ay mag-aaral ng Biblia o ng salita ng Diyos muli. Mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig, kayo po ay muling matamang makinig at sumubaybay sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi upang atin pong malaman ang sinasabi po ng banal na kasulatan patungkol po sa Panginoong Jesus. So ngayong gabi ang atin pong pag-aaralan ay Chief Shepherd. Hindi po Chief. Ito po siya po ay yung chief, yung head. Mamaya, atin pong pag-aaralan. Ano? So, Chief Shepherd. At mo muna basahin yung 1 Peter chapter 5 verse 4 bago tayo po yung manalangin. Ano po? Sabi po ng talata, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, sabi po diyan, and when the Chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Yun po maganda, ano? Sabi po ng talata, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, si Jesus Christ po yan. Ano, bagaman po may mga pastor sa bawat churches, but in whole churches, sa lahat ng mga churches, ang pastor talaga, ang nangunguna ay ang Panginoon Jesucristo. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ano? Ng kaluwalhatian. Yun po yung maganda. Ano? Kaya salamat po sa Diyos. Ang ngayon po ng ating pag-aaralan, He is the Chief Shepherd. Ano? Tayo po muna yung manalangin. Tayo po pumikit. Aming Diyos muli. Salamat po sa gabing ito na kami po ay muling pinagbigyan ninyong mabuhay at umiral dito sa mundo upang muling makapakinig at makapag-aral ng inyong pong banal na kasulatan. Ama namin Diyos, nawa o Diyos, kayo po ang patuloy na magpaunawa sa bawat makikinig, lalong-lalo na po sa aming pong mga bisita ng inyong pong salita. Banal Espiritu, kayo po ang mayamang kumilos sa bawat makikinig ng inyong pong mga salita. Labas po sa inyo pong pagkilos ay hindi ko po kayang ipaunawa yung inyo pong salita na mahahayag ngayong gabi. Nawa po Panginoon Diyos, yung inyo pong mensahe na inyo pong ipinabatid sa akin ay nawa o Diyos ay may pahayag ko po sa kanila nang naaayon po sa inyo pong kalooban, Panginoon Diyos, nang naaayon po sa inyo pong karunungan. Nawa o Diyos, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na magpala ng aming pong usapan. Bayan niyo po kami. Ang lalang po ng kaaway ay huwag niyo pong ipahintulot pa ng Diyos sapagkat hindi po siya nararapat sa usapang ito. Ako po na inyong abalingkod ay inyong bigyan patuloy ng karunungan upang mahipahayag ang inyo pong mga katotohanan ngayong gabi. Samahan niyo po ako. Bigyan niyo po nawa ng patuloy na karunungan sa muling pagpapahayag ng inyo pong banal na kasulatan. Lagyan niyo po kayo, Panginoon Diyos, sa inyong likuran. Nawa o Diyos ay patuloy po na kayo pong magsalita sa gabing ito. Samahan niyo po kami, Banal Espiritu. Ang lahat po nito ay aming pusamot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So yun po, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ang ating pong muling pag-aaralan ay patungkol po sa Panginoong Jesus. Isa muling pangalan or tawag sa Panginoong Jesus na naka-address sa Kanya na nasa Bible. Ano? Ito po ang ating pinag-aaralan, ito po yung tawag sa Panginoong Jesus. He is the Chief Shepherd. Siya po yung Pangulong Pastor. Ano? So, bagaman po may mga pastor sa bawat iglesia na itinayo, sa bawat lugar, sa bawat bansa, sa bawat kumbaga ay city o nation, but the Lord Jesus Christ is the Chief Shepherd, mga minamahal. Kaya nga sabi po ng talata, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ano? Yun pong hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian, yun po yung ibibigay ng Diyos sa atin pag ho siya'y bumalik. Ano?
So yun po yung ating pag-aaral ngayong gabi. He is the chief shepherd. Why he is the chief shepherd? Pag sinabing chief, a leader or ruler of a people. Ano? Yun po yung sabi. A ruler or leader of a people or clan. Ano? At alam po natin na why Christ, he is the chief shepherd, because Christ established the church, mga minamahal. Si Kristo ang nagtayo ng iglesia. Hindi ho kung sino-sino po si Pilato. Hindi po si Eli, hindi ho si Felix Manalo, ano? Hindi po si Eddie Villanueva. Jesus Christ, ano? Siya po ang nagtayo ng iglesia. And he is the head of the church. Hindi po Pope, mga minamahal. Dahil ang Pope daw, siya daw, he is the head of the church. But ang sabi ni MacArthur, no sir, you are a headache of the church. Ano? Ikaw ang sakit ng ulo ng iglesia, mga minamahal. Yun po yung katotohanan. Si Kristo po ang head or chief. Ano? Chief. Ngayon sabi nga dyan, leader, a leader or ruler o tagapanguna. Ano? Kaya nga sabi ng ating talata, atin yung munang buksan sa Mateo, why Christ is the chief shepherd? Pag sinabing chief, ano? Para sa police, may chief o police, ano? Ganun din po sa church, he is the chief, Jesus Christ, ano? At hindi po kung sino-sino. At kapag ang relihiyong yaan ay merong taong nagtayo, ano? Hindi po yan ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Because Christ is the head of the church. Bagaman si Kristo po ay nag-assign ng mga pastor na mangunguna sa kanyang iglesia, but Christ is the head of the church, ano? So yan. Oh, at bagaman nababanggit ko na po yung akin pong puntos, ano? Akin po munang babasahin ng Matthew 16:18. Sabi po ng talata, and Jesus answered and said unto him, kausap po si Peter diyan, si Simon, sabi po, and Jesus answered, verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, ano, si Peter, and upon this rock I will build my church. Yun po yung sabi ng talata. And upon this rock I will build my church. Sino po yung nagtayo ng iglesia? The Lord Jesus Christ. Kaya, he is the chief shepherd. Siya po yung tagapanguna. Number one po natin puntos, bagaman nababanggit ko na, Christ is the head of the church. He is the chief. Ano? He is the shepherd. He is the leader, the ruler. Ano po? Kaya, ang sabi po ng talata, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ko ang aking iglesia. Ano? Si Jesus Christ po ay nagtayo ng kanya pong iglesia, mga minamahal. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya sabi ng talata, Jesus Christ build the church. Not the people, not the human people, but God, the Lord Jesus Christ, build the church. Yung kanyang iglesia, mga minamahal. At ang iglesia ito po, mga minamahal, ay kanya pong babalikan. Bagaman po siya yung kanya pong kamatayan, siya yung namatay, inilibing, ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, at balang araw po, babalik siya po rito. At ito po yung konteksto ng 1 Peter na pagbalik niya. Ano? At magkakaroon po ng rewarding po din eh. Ano? Or papaltan. Sabi nga po ng talata, verse 4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong. Ano? Sabi, a crown of glory. Ano? Yan po yung masarap. Ano? Sa atin pong leader ng Panginoon Jesus. Yung ibang leader, yung kanyang sariling gloria ang pinagmamalaki. But yung leader po natin, the Lord Jesus Christ, he is the head of the church. Pagbalik po niya dito po sa lupa, bibigyan niya po ng
crown of glory yung kanya pong mga followers, mga tagasunod, mga kumbaga po ay mga naligtas, yung mga ligtas. Kaya yung relihiyon na nagtuturo na walang nakakatiyak ng kaligtasan, delikado po yan. Ano? Yung lalo na po ang dating daan, delikado po yan. Hindi daw wala daw nakakatiyak ng kaligtasan, delikado po yan. Kailangan daw gumawa. Ang sabi ng talata, faith in Christ alone, para tayo maligtas, pananampalataya sa Panginoon Hesus Kristo lamang. Kung inyo pong babasahin ng Biblia, yun po yung itinuturo ng Biblia. Wala na pong ibang itinuturo. Kaya yun po yung sabi ng Bible. At dapat po nating paniwalaan. Ano? Ang hirap pong magpaliwanag doon sa taong sarado ang isip doon sa katotohanan. Yan po yung pinakamahirap. Parang yung nagtutulog-tulugan, mga minamahal. Ang pinakamahirap daw gisingin yung nagtutulog-tulugan. Oo. Yun. At tunay na, subo ko yun sa sarili. Minsan ako nagtutulog-tulugan. Pag ako'y ginigising, mahirap ngang gisingin. Ano? Pero pag yung sadyang tulog at ginising mo, yun yung magigising. Pero yung nagtutulog-tulugan, mga minamahal, mahirap gisingin, mga minamahal. Parang ganito po, pagka nalaman, pagka maraming tao, kapag hindi pa kinikilos ng banal na espiritu, dahil alam niyo po ang kaligtasan, wala tayong bahagi. Lahat ay gawa, mga minamahal ng Diyos. Ano? Kaya pagka hindi ka pa kinikilos ng banal na espiritu, kahit anong paliwanag namin ng mga mangangaral, na yung tamang pangangaral, kahit anong paliwanag sa iyo, sarado ang utak mo because of you are not saved. And wala ka pang banal na espiritu na tumatahan sa iyong buhay, mga minamahal. Because sino ba yung nakakaunawa ng malalalim na bagay ng Diyos? Mismo ang banal na espiritu. If you have a Holy Spirit, ano, dwelling in your heart, mga minamahal, mauunawaan mo yung katotohanan at yung karunungan ng Diyos na pinahahayag sa iyo. Pag ikaw ay tunay na naligtas, mga minamahal. But if you not saved, mga minamahal, kapag hindi po tayo ligtas, mahirap pong unawain ang Biblia. Kaya nga sa iyong pakinig, ha? Meron ng talata sa Bible, naririnig ninyo pero hindi niyo na nauunawaan, ano? Naririnig naman eh, pero hindi nauunawaan. Nakikita, pero hindi nyo napagmamalas. Ano yung meron ganun pala? Ano? Kaya, ang sabi ng talata, muling babalik ang Panginoong Hesus, and if you have, ang sabi ng talata, if you are saved, you receive a crown of glory that faded not away. Mga minamahal. Ano? So, Christ, He is the head of the church. Mga minamahal, ang verse 4, sabi ng talata, verse 4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, He is the chief shepherd. The Lord Jesus Christ is the chief shepherd. Ano? Hindi si Kibuloy. Ano? Hindi ho siya. Ano? Sabi ho niya, He is the Son of God. Ano? Delikado po yan. Ano? Hindi pa po bumabalik ang Panginoong Hesukristo. Ano? At ang Panginoong Hesukristo, hindi po galing dun sa, ano? Galing pong Jerusalem. Dun po siya ipinanganak. Ano? Hindi po galing Pilipinas ang Messiah. Ano? Yung nanggaling sa Pilipinas, may sayad. Pero yung galing doon sa Jerusalem, yun yung misayang tunay. Pero yung galing sa Pilipinas na nagke-claim na He is the Son of God, yun po yung may sayad. Ano? May sayad. Ano? Ang ulo. Ano? Kaya yung mga nagbabasa ng Biblia, hindi nauunawaan because you have no. Ano? Wala ka pang Holy Spirit na tumatahan sa iyo. Kahit anong paliwanag po namin, at kapag hindi ka pa kinikilos sa banal na espiritu sa iyong buhay, walang kwenta yung aming pagpapaliwanag. Sarado ka. Ano? So, Christ, He is the head of the church. Ano, mga minamahal, yun po yung sabi ng Biblia. Ano? Kaya, mga minamahal, ito po yung napakahalaga. Malalaman natin ang isang relihiyon kapag ang founder nito ay hindi po tao. Ang tunay na relihiyon ay ang founder po niya ay hindi po tao, Diyos, mga minamahal. Ang tunay na relihiyon ay Diyos ang nagtayo. Ano? At hindi po galing sa Pilipinas, hindi po itinayo sa Pilipinas. Nakarating sa Pilipinas, 1914, unang landfall, mga minamahal, ng Baptist sa Haro, Iloilo, sa 1914. Nakarating ng Amerika, nakarating ng Germany, England, ano, pagdating ng Antioch, ano, at
nagmula sa Jerusalem. Yan po yung sunsun po kung yung babasahin ang Acts, yung buong chapter ng Acts. Nagkalat po ang mga Kristiyano nung sila po ipinipersecute at nakarating po ang Christian belief or yung pananampalatayang galing sa Biblia na dala ng mga Kristiyano dito sa Pilipinas, nakarating po ng Pilipinas, biyaya po sa atin at tayo po yung napangaralan. Yun po yung sinasabi ng talata. No, Christ is the head of the church. Ano? Ang sabi po ng talata dito sa Hebrew chapter 13 verse 20. Alam mo kung babasahin? Hebrew chapter 13 verse 20. Now, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd. Ano? Yan po. Ano? He is the great shepherd. Siya po yung talaga yung chief great shepherd. Yan po yun. The Lord Jesus Christ. Hindi po kung sino-sino Poncio Pilato. Kaya yung Papa ho, delikado po yan. Hindi po siya yung head. Ano? Hindi po siya yung head. Ano? The Lord Jesus Christ is the head of the church. Ano? Hindi po ang Papa. Hindi po ang pare. Hindi po kung sino-sino Poncio Pilato. The Lord Jesus Christ is the head of the church. Ano? Yan pa ang sabi ng talata sa Hebrew chapter 13 verse 20. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Yun po yung malinaw. Ano? Ang sabi po diyan sa English malinaw, yan nandun talaga. Now, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep. Sino po yung great shepherd? He is the chief. The Lord Jesus Christ. Kaya, mga papa, ano? Hindi ho sila. Hindi ho ang papa. Hindi po kung sino-sino po yung si Pilato. The chief of the church is the Lord Jesus Christ. He is the head of the church. Ano pa ang sabi ng talata? Sa 1 Peter chapter 2, verse 25. Ang sabi po diyan, 1 Peter chapter 2 verse 25. Verse 25. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of our soul. You know, bishop. Pag sinabi pong sabi po diyan, bishop, obispo. You know? Tagapanguna. Leader, the Lord Jesus Christ. Kaya yun po yung katotohanan. Yun po yung sinasabi ng talata. Christ is the head of the church. Ano? Why Christ called chief shepherd? Ano? Yun po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Why Christ called chief shepherd? Ano? Because Christ is the head of the church. Yun po yung sinasabi ng talata. Kaya yung mga leader daw ng relihiyon na nagsasabing siya or sila ang head of the church, yan po'y kulto. Ano? Kulto po yan. Because ang sabi po ng Biblia, at ang Biblia, ano? Sola Scriptura, Bible is the final authority, the Lord Jesus Christ is the head, the chief, ano? Shepherd, the head of the church. Wala na pong iba. Yun po yung sinasabi ng Bible. Ano? Malinaw na malinaw kung inyo pong babasahin. Kaya nga sabi pa ng talata sa Ephesians chapter 5 verse 23. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 23. Sabi po dito, sapagkat for the husband is the head of wife, of the wife, even as Christ is the head of the church. Why Christ called chief shepherd? Ano? Chief, tagapanguna. Because Christ is the head of the church. Yun po yung sabi. Ano? Sabi po diyan ng talata, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Hindi lang naman sa church, sa buong mundo. Siya talaga yung leader. Siya yung nangunguna. Siya yung chief. Ano?
Kaso nga lang, pag ang tao'y hindi ligtas, iba ang nangunguna sa kanya. Ano? Si Satanas. Pag ang tao po hindi ligtas, hindi po Diyos ang nangunguna eh. Kaya, masasabi nila, wala, hindi naman Diyos ang nangunguna sa akin. Ano? Si Satanas. Makikita mo sa kanilang buhay. But, if you are saved, ano? Naligtas ka. Sa biyaya, ikay naligtas. Nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ is the head of the church. Yun po mga minamahal ang sinasabi ng talata. Malinaw na malinaw, malinaw pa sa sikat ng araw, the Lord Jesus Christ is the head of the church. Yun po yung sabi. Wala na pong iba. The Lord Jesus Christ is the head. Ano? Yun po yung sabi, malinaw. Verse 23 ng Ephesians chapter 5. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And sabi pa, and he is the savior of the body. Yun, ano? Siyempre, he is the head. He is the savior of the body. Ano? So, yung papa, hindi po yung savior of the body. Ano? Yan pa nga nagtutulak sa mga miyembro nila nang pumunta ng impyerno. Bakit? Dahil mali ang pinangangaral. Biruin nyo. Papa, leader ng relihiyon, sumang-ayon sa, ano? Kaya, malalaman niyo po talaga ang katotohanan pag kayo nagbabasa ng Biblia. Sumang-ayon sa same-sex marriage, ay kinokontra ng Bible yan, mga minamahal. Kung ikaw ang head of the church, dapat ikaw ay may katinuan. And if Christ is the head of the church, na yung pinananampalatayanan, matino ang leader natin, matino ang ating buhay, kaya tayo kontra sa same-sex marriage. But kapag ang head of the church ay sira ang ulo, mga minamahal, sira din ang ulo ng tagasunod niya. Kaya maraming mga kabaklaan at katumbuyan ay talagang ano, ginagawa ang asal, ang kasalanan. Dahil pa, ba't nung aming tagapanguna, payag, paano nga hindi si Kristo ang tagapanguna? Dahil pagka ang leader ay ayos, ang tagasunod ay ayos. Kaya mga minamahal po namin bisita, hindi po sa sinisiraan namin, dahil sa diyang sira lang, ano? Ito po yung katotohanan. Sinasabi lang po namin yung katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, mga minamahal. Pag tayo po nagbabasa ng Biblia, ito po yung katotohanan. Binabasa po natin ang Biblia. At kung ninyong babasahin ang Biblia, malalaman ninyo yung katotohanan na tinuturo ng Diyos sa atin. At pagka kayo may alam sa Biblia, mga minamahal, mahirap po kayong lukuhin. Ano? Kaya, read. Mga minamahal po namin bisita, read your Bible. Ano? Hindi lang po, baka, yan, katulad po ngayon, kung kayo po nanonood, sumubaybay po kayo sa mga talata na akin pong binabanggit. Baka nagsisinungaling naman itong tagapangaral na ito. Baka nagsisinungaling na naman si Brother Eric. Ay, din yung pong subaybayan yung talata na amin pong binabasa. Oh, katulad po ng Ephesians chapter 5 verse 23. Yan po, malinaw. Nasabi po ng talata, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Oh, who is the head of the church? The Lord Jesus Christ. Why Christ called chief shepherd? Because he is the head of the church. Yun po, malinaw na malinaw po na sinabi ng talata. Sabi po diyan ng talata, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Yun po. Kung kayo po yung mga sumusubaybay po diyan, inyo pong subaybayan yung ating pong binabasang talata. Ano? Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, wala po kayong maririnig din eh, kundi the Lord Jesus Christ. Yun po lagi yung amin pong tuwing kami nagbabible study, ang amin po lagi pinapangaral is the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Ano? He is the head of the church, the Lord Jesus Christ. Ano? Kaya kung inyo pong mababasa doon, the Lord Jesus Christ is the head. Why Christ is the head or called chief shepherd? Because Christ is the head of the church. Wala na po iba. Bagaman po may nilalagay sa isang
local church, mga minamahal, meron inilalagay na pastor, ano, sa, parang po dito sa iglesia, sa atin pong iglesia po dito sa Dagatan, God is Able Baptist Church, ang inilagay pong pastor na nangunguna ngayon din is Pastor Eloy Cumilla, ang atin pong pastor, ang atin pong mahal na pastor. Ano? But, sa pinakamataas, under lamang po, ang atin pong mahal na pastor, under lamang po ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ano? Ano? He is the overseer. Siya yung talagang tagapanguna, the Lord Jesus Christ, dito po sa lugar ng Dagatan. But, doon po sa binasbasan na inilagay po dito sa iglesia lokal ng Dagatan, ano, ay si Pastor Eloy Cumilla, ang ating pong mahal na pastor. Yun po yung katotohanan. But, ang reality, talagang ang tagapanguna ng iglesia ito is the Lord Jesus Christ. He is the chief shepherd. Ano, yun po yung sinasabi ng talata. Kaya mga minamahal, yun po yung katotohanan na sinasabi. Why Christ is called chief shepherd? Because Christ is the head of the church. Pandalawa, sa verse 1 to 3 ng 1 Peter chapter 5. Kung inyo pong babasahin ito, sabi, ano pong babasahin? Sa matatanda nga sa inyo'y umaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhati ang ihahayang. Tignan niyo po, sino yung babahagihan? Si Peter po nagsulat nito. First Peter. Ano? Si Pedro. Ano? Si Peter po nagsulat niyan at ligtas po si Peter. Ano? Kaya biyaya po, kung kayo po ay mananampalataya sa Panginoong Jesus, kayo po ay maliligtas. Yun po yung sabi ng... Ano? At sabi po ng verse 2, pangalagaan ninyo ang kawa ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kapayapaan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Verse 3, ang sabi po ng talata, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ano? Yun po, sabi po ng talata. Ang sabi sa mga nangunguna ngayon dito sa lokal na iglesia, kayo ay mamuno, ang sabi po ng talata, mga matanda na kasamahan ninyo at isang saksi na paghihirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang mahayag, pangalagaan ninyo ang kawa ng Diyos. Ano? Bagaman pinagkatiwalaan ang iglesia ng isang tagapanguna, ano? Ang sabi po diyan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalin na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ibig sabihin, dapat po ang tagapanguna ay nangunguna ng ayos. Paano mangunguna ng ayos? Dapat ang tagapanguna ay ligtas. Ano? Katulad ni Peter na ligtas. Ano? Bakit? Kapag ang tagapanguna ay ligtas, mananampalataya ng Diyos, maayos po ang iglesia. Ano? Maayos ang iglesia. Kaya ang sabi ng talata sa verse 4, chapter 4, verse 1 to 4, kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Ano? Inaaralan muli. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay magpapatigil sa kasalanan. The Lord Jesus Christ, yun po yung tinuturo sa mga leader. Pinagkatiwala ko sa inyo yan. Garni-garni yan. Garnit. Kung kayo magbabata, ang sabi ng talata,
na nagbanta sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Ano? Yan pa yung sabi ng talata. At ano pa sabi? Upang huwag kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Hanggang verse 3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan sa mga masasamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsama sa Diyos-Diyosan. Ikinahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kundi kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. So, anong makikita po natin na pandalawang makikita natin? If Christ is the chief shepherd, ano? Of the church. Ano? Kung si Kristo ang chief shepherd, he is the church, he is the harmony of the church. Ano? Kapag si Kristo po ang tagapanguna ng iglesia mga minamahal, meron pong harmony sa iglesia mga minamahal. Yun po yung sabi ng talata. He is the harmony of the church. Ano? Yung pagkakaayos. Ano? Tama. Kaya ang isang tao, if you are not saved, na nakapasok sa iglesia, ikaw ay maglalahuga lamang sa iglesia mga minamahal. Kapag hindi si Kristo mga minamahal, ang nangunguna sa iyo, maglalahuga ka lamang sa iglesia ito. But the Lord Jesus Christ is the head of the church. He is the chief shepherd. He is the harmony. Siya yung nag-aayos. Or siya yung kumbaga ay kaya ang loob ay maayos because of Christ. Ano? Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag ang leader ay ayos, ayos din ang mga miyembro. Ano? Ayos din ang mga miyembro. Ano? If you believe in the Lord Jesus Christ and the Lord Jesus Christ is your Savior and God, kapag ikinanugdag sa iglesia, ano? May pagkakaisa. May harmony. Ano? Tinan nyo po, pagka ang tono ng gitara ay wala ho sa tono, masama ho pakinggan. Pero pagka yan ay, ano? Pagka ang tutugtog ay hindi marunong, basta na pinihit yung mga kwerdas, yung anim na kwerdas basta na pinihit at hindi maalam tumugtog ng gitara, ano? Wala sa katinuan ng tugtog. But kapag ang nakahawak mga minamahal ng gitara ay marunong, magaling tumuno, magaling tumugtog, ay talagang mapapakanta kahit sintunado. Ano? Mapapakanta tayo kahit sintunado because dahil magaling tumugtog eh. Ganun din ang iglesia, if the Lord Jesus Christ is the head or the chief shepherd, kapag siya po ang iglesia ay ang Panginoon Jesus Cristo mismo ang nangunguna, ang iglesia nito po may harmony. Kaya ang sabi ng talata dito eh, sa verse 4, tinan niyo po, ikinahanga nila ang mga bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan. Ano? Bakit? Bakit ikinahanga nila? Ano? Dahil ang tagapanguna nila is the Lord Jesus Christ. Yun po yung sabi. No? Yun po yung sabi ng talata. Kaya, mga minamahal, the Lord Jesus Christ is the head of the church. Ano? Yun po yung sabi. Ano? Ang sabi nga ng talata nito, ang sabi, ulitin po natin, sa verse 4, ikinahanga nila ang mga bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila. Ano gayong takbuhin nung verse 3? Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Kaya if the Lord Jesus Christ is the head of the church, the chief shepherd, the Lord Jesus Christ, may harmony po ang iglesia, may ayos po ang iglesia. Ano?
Kaya minsan nga si Paul ay kinurek ang Korinto nung naglo-Lord Supper. Why? Ay, sabi ko sa verse chapter 11, ano? Kayo'y, dahil ano, dati ho, pag naglo-Lord Supper, malaki ang tinapay. Ano? Kayo, yung iba'y gutom, yung iba'y lasing, ano? At maraming alak. Ikinurek po yun ni Apostle Paul because, ganyan ba? Ano? Ang gulo, ang gulo. Ewan ko kung iba'y ligtas. But, kung ikayo po ay, kung if Christ is the head or chief, why Christ is called chief shepherd, He is the head of the church, He is the harmony of the church. Siya po, yung kaayusan ng iglesia mong minamahal. So, yun po yung sinasabi ng talata. Sa verse 3, chapter, chapter 2 and 3. Ng chapter 5, masabi pa, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Ano? Yun po yung sinasabi ng talata. Ano? Kaya, if Christ is the head of the church, yung inilagay nilang tagapangunay ayos, maging yung sambahay or yung member ng iglesia na itinayo sa iglesia lokal ng dagatan, ay ayos. Kung saan mga iglesia, if the Lord Jesus Christ is the head of the church. Yun po yung sinasabi ng talata. At number 3, sa verse 6, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan. Atin hong mababasa dito. Verse 10, ang sabi pa? Verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ano? Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Number 3, why Christ called chief shepherd? Alam niyo po, verse 3, He is the help of the church. Siya po yung tulong ng iglesia. Alam niyo po, pagka ang pastor, yung tunay na pastor, sa middle, sa wala din yung tupa, nandito yung kambing, matigas ang ulo. Pagka hinahaltak mo, ay laban. Ano? Talagang tukod yung dalawang paa pag hinahaltak mo yung kambing. Ano? Yung tupa, ako yung nakapanood ng tupa sa video clip, sandali lang, yun, talagang binabaliot yung tupa. Dahil ano siya eh? Kumbaga ay, ano yung tawag doon? Yung binabawasan ng balahibo, tinatanggalan ng balahibo, ano? Talagang walang kaibo-ibo ang tupa. Sa Middle East po yung maraming tupa. But, ang akin po pinupunto, kapag ang pastor, mga minamahal, kapag ang tupa ay nabawasan ng isa, hahanapin niya yan. Ano? Hahanapin po niya yon at pag nakita niya may sugat, tutulungan po niya yon at gagamutin po niya. Yun po yung tunay na pastor. Why Christ is the head or the help of the church? Alam nga namang chief ka? Nangunguna ka? Wala kang pakialam sa iyong pinapangunahan? Mahirap po yun. Kapag, para sa sundalo, ano? Ang walang kwentang leader ay hinahayaang mamatay ang kanyang kasamahan. Ako po yung nakapanood ng Hacksaw Ridge. Ano bang man hindi yung leader ng Hacksaw Ridge na napanood ko? Talaga, ang naligtas po niya ay 70 plus na sugatan doon sa kanyang comrade. Hindi po siya leader. He is, kumbagay, sundalo lang din ng kasamahan nila. Ano, kasamahan po niya. Ang daming nasugatan sa kanya. Siya po ang nagligtas doon sa 70 plus na sugatan. Siya po yung bumuhat. Dahil hindi po niya, bagaman hindi siya leader, dapat ganun po yung puso ng leader. Ano? He is the head. He is the help of the church. Ano?
Kaya, why Christ is the help of the church? Ano? Because He is the chief shepherd. Kaya nga sabi ng talata, binibigay ng pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ano? So, pag may leon, o kung ano man lobo, or talagang sinasabana nila, niya makuha lamang yung tupa. At pag nakuha niya at may sugat, gagamutin po niya. So, Christ is the help of the church. Yun po yung sinasabi ng talata. Sabi po ng verse 6, o verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Tingnan niyo po. He is the head, strength. Sabi diyan, He is the head. He is the harmony. And He is the help of the church. Ano? Siya po yung chief shepherd eh. Alangan po namang wala na siyang pakialam doon sa kanyang iniwanan. Kaya nga siya babalik eh sa verse 4. At sabi, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Babalik po si Kristo. Ano, malapit na po. Ano, malapit na po siyang bumalik. Kaya salamat po doon po sa mga anak ng Diyos. Pag si Kristo po'y bumalik, meron po tayong pag-asa. Ano, crown of glory. Ano? Crown of glory po yung pangako niya sa atin. Ano? Yun po yun. He is the head of the church, the harmony. Kaya po ang church dapat wala hong gulo. Ano? Kung ang miyembro ng iglesia ay tagasunod ni Kristo, dapat hindi po nagpapatayan ng mga miyembro ng iglesia. Ano? Dahil si Kristo ay ang ulo. Ano? At kung ang ulo ay matino, He is the harmony of the church, ay ba, kayo magpapatayan, ano? Kaya yung samahan, yung iglesia daw, na tao, ang leader, tingnan nyo po, sila nagbabarikan, sila nagpapatayan. Ano? Magulo. Kaya ang tunay na naligtas, at tunay na pinangungunahan ni Kristo, He is the chief shepherd, matino, may harmony. Kaya po yun po sa mga, lalo sa atin pong mga ligtas. Ay dapat si Kristo, kung si Kristo po ang iyong harmony, dapat eh, tayo po'y ayos. Ano? He is the help. Si Kristo po ang tulong, ang tumutulong. Ano? Parang pong sa ano, sa ating sandatang lakas, sino po yung chief of police, chief superintendent, siya yung pinaka, sino yung pinakamataas, yung ating pong presidente. At tinutulungan po ng presidente ang ating pong mga sandatang lakas. Alam nga naman kung walang damit, walang safety gear or full armor, walang sapatos, walang barit. Ano? Ay paano mo yung papasusugodin mo sa gera? Ay, anong nagawa na yan? Kaya tutulungan ng presidente, ipoprovide ng presidente ang ating sandatahan lakas ng kanila pong pangangailangan. Maging ang ganun po sa iglesia, the Lord Jesus Christ is the help of the church. Wala na pong iba. Ano? Yun po. At number 4, ating pong basahin sa verse 1 to 4, 1 and 4. Kaya po tayo ay biyaya. Ito po yung sabi. Ito po yung napansin ko dito. Sa matatanda nga sa inyo, umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhati ang mahahayag. So, ano yung bahagi sa kaluwalhati ang mahahayag? Ano yun? Ibig sabihin, may inaasahan si Apostle Paul sa Panginoong Hesukristo. Na si He is the chief shepherd, He is the head of the church, He is the harmony of the church, He is the help of the church. Number 4, He is the hope of the church. Mga minamahal, nasabi ng talata, He is the hope of the church. Yun po yung sabi eh. Kaya sabi ng talata, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang
ihahayag. Kaya yung pong mga relihiyon na hindi nakakatiyak ng kaligtasan, wala hong inaasaan niyang hope, wala hong yung pag-asa. Ay, paano ka magkakaroon ng pag-asa? Ay, tao nga ang inaasahan at yung leader pa nilang tagapanguna ay walang katiyakan ng kaligtasan, oh, ay lalong walang pag-asa po yan. Kaya minamahal, Christ is the hope of the church. Why Christ is the chief shepherd? Pag sinabing chief, tagapanguna, or siya yung namumuno, or siya yung kumbaga po mga minamahal, siya yung kumbaga ay nangunguna. Ano? So, nasabi po ng talata, He is the hope of the church. Mga minamahal, He is the hope of the church. Kaya nasabi po din yan, sa verse 1, makikita po natin, sa matatanda nga sa inyo, umaaral ako, akong matandang kasama ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang mahihahayag. Ano? Kaluwalhatiang mahihahayag. Yung, kumbaga yung sabi po di yan, yung hope o yung pag-asa. Kaya pagdating ng verse 4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, the Lord Jesus Christ, ay magsisitanggap tayo or kayo, at magsisinggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Yun ho. So, He is the hope of the church. Kaya mga minamahal, the Lord Jesus Christ is the hope of the church. At pagkaya kayong walang pag-asa, kapag ang reliyon po natin walang pag-asa, hindi po nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, pag siya po'y namatay ay palangit, delikado po yan, huwag ka na pong sumama diyan. Ano? Because ang sabi, ang reliyon na ang Panginoong Jesus ang nagtayo, He is the chief shepherd, merong pag-asa, may inaasahang pag-asa, may buhay na walang hanggan. Ano? Dahil ang relihiyon na nagtuturo na walang nakakatiyak ng kaligtasan, kulto po yan. Ano? Ang relihiyon na nagtuturo, sumapi ka sa iglesia, maliligtas ka, kulto po yan. Dahil ang nagsabi, ang makakatiyak ng kaligtasan, ang kaligtasan ay nasa Panginoon sa Kristo. Kung sino man ang manampalataya ay hindi na mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sabi. Kaya mga minamahal, yun po yung atin pong pakinggan yung sinasabi ng talata. Sinasabi po ng talata, He is the chief shepherd, the Lord Jesus Christ. And the last, verse 5, number 5 na puntos, sa verse 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, sabi po dyan, magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sabi dyan, But the God of all grace, who had called us unto His eternal glory, by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect. Ano? Ibig sabihin, papasakdal sa atin, establish, strength, settle you. At makikita po natin dito, sa verse 10, yung perfect na yon ay ginawa ko pong church. He is the holiness of the church, mga minamahal. Ang iglesia po na kaya po aariing banal ng Diyos, tayo. Kaya po tayo aariing ganap ng Diyos because of the Lord Jesus Christ. Walang katwiran tayo sa sariling atin. Christ is the holiness of the church. Ano? Christ is the holiness of the church. Wala na pong iba. Kaya yun po yung sinasabi ng talata, mga minamahal, si Kristo ang kabanalan natin. Wala na pong iba. Kapag
Kapag hindi po si Kristo ang iyong katwiran, hindi ka po aaring ganap ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Kaya sa amin pong tagapakinig, sa amin pong mahal na bisita, na tagapakinig, kayo po ay maniwala sa sinasabi ng Biblia. Bukod po sa amin, kung kayo po nagsumusubaybay ng Bible at ninyo nabasa at naniwala kayo, yun po yung aming sinasabi. Wala po labas sa Bible, wala na po kaming sasabihin. At ang mga mangangaral sala, hindi po Bible lang yung pinangangaral. Yun po yung katotohanan. Kaya salamat po sa Diyos na meron tayong salita niya na kanya pong iniwan sa atin upang atin pong malaman yung katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo or sa hindi pa po nakakatiyak na po na pag siya po'y namatay, siya po'y palangit. Kaya mga minamahal, Christ is the head. Why? Christ called chief shepherd. Christ is the head. Christ is the harmony, health, hope, and He is the holiness of the church. Yun po yung sabi ng talata. Christ is the holiness of the church. Kaya salamat po sa Diyos na meron po tayong ganitong pag-aaral dahil yun po yung sabi ng Biblia eh. Yun po yung sabi ng Bible. Ano? Christ is the holiness, ang kabanalan ng Diyos. Wala na pong iba. So yan po, dyan po muna tayo nagtatapos at tayo po muna yung manalangin sa atin pong closing prayer. Aming Diyos, salamat po sa biyaya na inyo pong muling pinagkaloob sa amin. Tunay na kayo po ay napakabuti. Salamat po na kayo po ang aming tagapanguna. Salamat po na kayo po ang aming pong head. Kayo po ang aming chief. Pagpalain niyo po nawa kami. Pagpalain niyo po nawa ang salitang nahayag. Pagpalain niyo po nawa ang mga bisita po namin sumusubaybay sa gawain pong ito. Nawa po Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na magpaunawa sa bisita namin. Nawa po Diyos, ay kayo po ang patuloy na humipo ng kanilang puso at isipan upang sila po ay makapanampalataya sa inyo po Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po nawa kami at gabayan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa. Salamat po o Diyos. Ang lahat po nito ay aming pusamot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So salamat po sa inyo at next week po, bukas po ulit, kayo po yung sumubaybay po ulit sa amin, sa atin pong online Bible study. Nawa ay kayo po ay patuloy na sumubaybay sa mga topic na ating pong pinag-aaralan. Salamat po sa inyo lahat at God bless po.